Kasi alam mo yung I think there were six ships, no? Vessels. Hindi makagalaw, unang-una takot dahil baka yung kinaruruan nila ay meron ng mina. Kaya hindi sila, the decision of the ship owners and the ship captains ay wag galawin, wag gumalaw, baka sasabog ng ganon. So, gumawa lang sila ng paraan na paano may palusot yung ating mga crew members. And that is what we are doing. In fact, I recall, last Monday, when I reported the president about the presence of these seven vessels na natingga dyan sa may Ukraine. Agad-agad nagkutos si Presidente kay Juan, kay Secretary Lorenzana. Sabi niya, padala ka ng barko, kunin natin yung kababayan natin. Sabi niya, no? Sabi ni Juan naman, Secretary, pag-aralan natin siya kasi unang-una, paklayo. Pangalawa, kung takot yung mga vessels na walaw dahil baka may mina, we will be exposed to the same danger, sabi niya. So, the FAA is doing its very best to extract our maroon crew members at hindi lang natin masabi kung paano para hindi matenga yung plano ng DFA on the salvage of our crew members. Secretary, meron na po bang resolution na inilabas ang POEA regarding po dun sa war risk trading area for seafarers? Kapag ganitong mga may ganyang kaguluhan, kagaya dati sa Yemen, sir, naglabas po ng resolution tungkol po dun sa premium pay for our Filipino seafarers? Secretary, ang question ko po, may resolution na po ba regarding po dun sa pag-declare na ang Ukraine po, yung area dyan ay war risk trading area for seafarers? Kasi I understand meron pong premium pay po dyan na mababago para dun sa mga areas na yon. Ang alam ko rin, ang Department of Foreign Affairs ay nag-declare ng alert level 4. Because of this, the governing board of POEA is going to come out with a resolution declaring the total deployment ban in Ukraine. So, ganun ang mangyayari. Yun naman mga seafarers natin dyan, ay unang-una, they're safe, but the only problem is how to extricate them from where they are. And the FAA is doing its best to find ways of getting them out of the mix. Secretary, balikan ko lang po yung sa seafarers natin, yung dun sa MV Namura. Because I understand, meron pong injured doon. So, kumusta na ho yung ating seafarer doon na nasa hospital yata? Ah, okay naman. Minor lang yung injuries niya. I'm very happy to tell you that the injury of the seafarer is very minor. In fact, back in harness na siya. Oh, minor lang yung injuries niya.